At para naman po sa ating balitang kakaiba, babala po, may pagkasensitibo po ang ating balita. At pasintabi na rin po sa mga kumakain sa oras na ito. Kung karamihan sa mga Pilipino ay nandidiri at nasusuka kapag nakakakita ng ipis, pero sa bansang China, ito ay kanilang paboritong pagkain at inaalagaan pa. Tama, kinakain nila ito dahil naniniwala ang mga Incheck na ang ipis ay may magandang benepisyo sa kalusugan ng tao. Kaya marami ang kumakain ito, pati mga bata. Kaya sa bansang China ay mayroong farm ng maraming ipis. Umaabot sa 6 billion na ipis ang kanilang inaalagaan sa loob ng isang taon. 4 na beses ang dami ng ipis kumpara sa populasyon ng tao sa China. Ang pag-aalaga ng ipis ay naging negosyo na sa China. Tinatayang na sa mahigit sa 100 farm facilities na ang nag-aalaga nito. Ang ipis ay may 4,500 species sa mundo. 30 dito ay itinuturing na peste. Isa sa mga ito ay ang American cockroach na siyang inaalagaan at pinaparami ng mga Chinese cockroach farmer. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng fish species. Meron itong kulay puti o yelo sa may batok. Kahit pinaniniwala ang peste, ito ay itinuturing ng mga Chinese na isa sa mga pangunahing ingredients sa kanilang traditional na gamot. Ayon sa pag-aaral, mabisa daw itong panggamot sa sakit ng tiyan at problema sa respiratory. Pwede rin itong gamot sa sakit sa lalamunan, tonsillitis, liver cirrhosis at maging sa sugat. Ang kumpanyang Good Doctor Pharmaceutical Group na siyang nagpapatakbo ng pinakamalaking farm ipis sa mundo ay isa sa gumagawa ng gamot na gawa sa ipis. Inilalagay nila ang bilyong-bilyong ipis sa madilim na silid at mayroon itong tablang kahoy na siya nilang tirahan. Ang mga gamot na kanilang ginagawa ay sinusupply nila sa mga hospital at sa pharmacy sa China. Ginagamit din nila ito bilang ingredient sa paggawa ng cosmetics tulad ng facial mask at cream. Binibenta rin nila ito bilang pagkain, kaya maraming mga Chinese restaurant ang manag-offer ng ipis sa kanilang mga menu. Ayon sa kanila, sagana umano ang ipis sa protina. Pero alam nyo ba na dito sa Pilipinas ay may nag-aalaga na rin ng ipis para mapagkakakitaan? Ito ay si Mark Larry Basa na isa na ring ipis farmer. Nag-aalaga ito ng mga imported na ipis na kanyang ibinibenta bilang pagkain ng ibang alagang hayop gaya ng isda na umaabot ng 60,000 hanggang 120,000 bawat buwan. Kaya sa mga Pilipino, dapat pa rin ba nating pandirihan ng ipis? O pwede na nating maging negosyo dito sa Pilipinas? Kasama si Angel Mar Bumanlag at si Jeff Gonzalez, Smiles of Petron III, para sa balitang Unang Sigaw.